Patra. Take 20. Hello, hello mga kaalam. Kaalaman number 6 po tayo. Ang topic natin ay seduction. Requested topic po siya ni Ma'am Joycy. So, Ma'am Joycy, shout out po sa iyo, Ma'am. Thank you po sa pag-request ng topic. So, ano po ba yung seduction? Ang seduction po ay may dalawang uri. Simple seduction at qualified seduction. So, ang simple and qualified seduction po ay may isang common factor. Ano po yun? Ito po ay pagkakaroon ng sexual intercourse. Tandaan po natin, ang seduction po ay, ang biktima po dito ay babae lamang po. Wala pong biktimang lalaki sa seduction. So, ano po ba yung qualified seduction? Ang qualified seduction po ay nakukumit po through abuse of authority, abuse of confidence, and abuse of relationship. So, ano, sino po ba yung pasok sa abuse of authority? Sila po yung mga professors, teachers, priest or pare po, at saka yung iba pa pong mga boss. Sa abuse of confidence naman po, pasok po dito yung mga yaya, mga helper at yung mga bodyguards po. Sa abuse of relationship naman po, yung pong mga lolo, tatay at yung mga kapatid na lalaki. Tandaan po natin, sa abuse of authority and abuse of confidence, meron pong kinakailangan na dalawang elements. Ano po ba yon? Ito po ay yung virginity. Kinakailangan po, yung babae po ay virgin. Pero po, meron po tayong tinatawag na, meron pong dalawang klase ang virginity. Meron po tayong physical virginity at legal virginity. Yung pong legal virginity, ay yan po yung pinag-uusapan natin dito sa seduction. Yung pong physical virginity is tinutukoy po niyan yung babae po na wala pa pong karanasan sa pakikipag talik, wala pa po siyang karanasan na makipag sexual intercourse. Pero sa legal virginity po, iba po kasi kahit po yung babae ay meron na po siyang karanasan na makipagtalik, basta po yung kapartner niya po ay isang lalaki lamang, kahit ilang beses pa po sila nagkaroon ng sexual intercourse, siya po ay legally virgin. Okay. Ano pa po yung pangalawang elements? Dapat po yung babae ay over 12 and under 18 years old po. So, dapat po yung edad niya ay 13 to 17. Kapag present po yung dalawang elements na yan, yung virginity at pasok po dun sa edad, makukonsider po na qualified seduction po yung crime. Pero po, kapag abuse of relationship, hindi na po kailangan present yung dalawang elements po na nasabi ko kanina. Kahit po hindi na virgin yung babae at hindi po pasok doon sa over 12 and under 18 years old, kapag abuse of relationship po, matik po, qualified seduction po yan. So, ano naman po yung simple seduction? Ang simple seduction po ay may apat na elements. Number one po, dapat po merong sexual intercourse. Number two, dapat yung edad po ay over 12 and under 18 years old. Number three po, yung babae po must be in good reputation and single po or widow. At number four, the crime committed is by means of deceit. Ibig sabihin po, parang nagkaroon po ng pangluloko. Ang example po niyan is pinangakuan po nung lalaki ang isang babae ng kasal para po pumayag na makipag talik sa kanya yung babae. Yan po yung mga elements para masabi natin na simple seduction po. So, hanggang dyan na lang po yung video ko. Sana po meron kayong natutunan at paki-follow and react na lang din po. Paki-share na din po sa iba para meron din pong matutunan yung iba. Okay, thank you po and God bless.